Isa ang veteranang singer na si Kuledesma ang nagbahagi nga ng kanyang kwento tungkol sa mental health issue. At hindi man siya ang nakaranas at sinabi nga ni Kun na ang kanyang anak na si Isabella Gonzalez ay nagkaroon at na-diagnose ng bipolar disorder. At ilang taon din nila itong ginamot at ilang taon din niyang nakita ang pinagdaraanan ng kanyang anak. Ayon sa kanya, bilang isang ina, talaga daw ginawa niya ang nararapat para matulungan ang anak at upang malabanan ang nararamdaman nito. Sa ngayon daw ay maayos na si Isabella. Narito ang kwento noon ni Ku sa Magandang Buhay. Hindi ko maalala how I felt that time but parang sumusunod na lang ako sa sister-in-law ko because my sister-in-law also was diagnosed as having bipolar disorder. I guess I felt na alam nila ang gagawin. Although aminado si Ku na nung una ay hindi niya matanggap na may ganung pangyayari sa kanyang pamilya lalo na't anak niya, kaya naman ikinatakot niya ito at ayaw nga niyang makita ang anak niya na baka hindi makayanan ang mga mangyayaring issue at usap-usapan lalo't nandoon sila sa showbiz at hindi nga open pa ang mga Pinoy noon when it talks about mental health issues. Dagdag pa niya, I don't have any knowledge kung paano gumagaling ang tao sa ganyan, yung mental illness. Ang feeling ko, ganito na ba ang anak ko forever? Kasi ang sinasabi nila, hindi natitreat ang mental illness but now I realize it's not true. Any kind of sickness or illness can be healed by the God of impossible. Dagdag pa ni Kuledesma, 14 years na nagtitake ng psychotropic drugs ang kanyang anak na si Isabella at difficult sa kanya ang tanggalin ang nasabing pagkagamot at kasi nga daw ay kailangan itong tanggalin ng paunti-unti. Dagdag pa niya, so kulang pa rin ako sa information noon pero we were able to hurdle it and unti-unti nakikita ko yung mind ni Isabella na nagiging sound mind na. Ayon kay Ku, nakadagdag din ang pagkakaroon ng mental health issue ng kanyang anak na maghiwalay nga silang mag-asawa at iyon na nga ang nakita niya na tila nag-suffer din ang kanyang anak nang magkaroon sila ng hiwalay. Sabi ni Ku, we got separated. It really also broke her. Basically, yun ang naging ano. Mga anak natin ang nagsasuffer when parents separate. Pero kailangan we have to know how to speak to our children. Sa puntong ito ay marami namang netizen ang natutuwa na nagbahagi si Kuledesma ng kanyang pinagdaanan lalo mental health issues na ngayon nga ay nasolve na nila. Wala na po masasabi niyo sa story na ito.